Chairman Barbers of the Dangerous Drugs Committee. Thank you, Mr. Chairman. Karamihan nung gusto kong tanungin, ay tanong na, pero para lang for the record, gusto kong JB. Yes, Your Honor. Tinanong ko rin kasi ito kay Kulaan ko eh. Yes, Your Honor. Meron bang Shabu Laboratory sa loob? Wala po, Bilibid? Your Honor. Wala po. Okay. Yung pagpili sa'yo bilang isang leader. Yes, Your Honor. Anong kapalit nun? Pagpili po. Kamo, ikaw yung leader-leader dun eh, di ba? Opo. So, pinili ka. Sa pagiging leader mo dun, anong kapalit nun? Dalawang side po. Privilege ka dahil ramdam mo, ikaw ang hari dun. Pangalawa naman, sakit ng ulo mo dahil laki ng gastos dun. Oh, kasi nabanggit mo nga dito sa affidavit mo na paragraph 35, no? Na nagre-raise ka ng pondo. Opo. No? Pakisabi mo nga ulit dito sa committee ito, paano ka nagre-raise ng pondo? Nung una po kasi walang brigada eh, year 2001 na nabanggit ko po, no? Humirit po ako doon sa dating warden, si Warden Ogoy ng BJFP. Nabigyan kami ng dalawang dormitories. So binigay po sa amin parang blankong warehouse. Wala po kaming matutulugan. Ang una pong napag-isipan namin na pagkasunduan ng mga nanunungkulan ng Sige-Sige Komando ay mag-provide ng fundraising sa pagbebenta ng alak. Sa Manila so, City Jail po. Sandali. So ang ibig mo sabihin, yung pondong nire-raise mo sa pagbebenta ng alak? Nagsimula po sa alak. Oh, okay. Nagsimula sa alak. So ito po yung paraan ng pagpapasok. Sa Manila City Jail, malapit po sa Oroqueta, malapit sa pader, makikita niyo po may mga shanties niya na nangungupahan sa labas. So ginawa namin, yung mga dalaw ng mga kakosa namin, ipinaupa namin dun sa structure na nandun sa tabi ng tower. And then meron pong maliit na butas ako napansin din sa tower na yan na tagusan dun sa pwede mong upahang bahay. Naglagay po ako ng hose na manipis at pinapinturahan ko ng itim, patiretso po dun sa toilet na pinagamit for common use. So magte-text ka lang po dun sa dalaw, kailangan namin ng 10 case na beer, tutulo na po dun sa gripo yung 10 case na beer. Ay, may beer. Saan galing yung beer? Doon po sa tabi ng tower po, na may nangungupahan po doon. Sa labas ng compound yon? Sa labas po ng compound, kaya lang po yung setup ng Manila City Jail, may mga katabing shanties po siya roon sa loob, may sa labas. So marami tayong nadidiscover ng mga kalukuhan. Sa tingin mo, yung mga ganyang klaseng kalukuhan, walang kinalaman yung Bureau of Officials? Sa una po, wala po talaga. Wala pong lukulukong bilanggo na magpapaalam na gagawa ng ganun. Dumaabot po sa punto na nagkakaroon ng connivance once na nahuli na, pero tinotolerate pa din. Dun sa affidavit ni Junel Sanchez, yes, Your Honor. Santos, no? Sabi niya, ordinaryong security lang daw siya ni Secretary De Lima. No, nabanggit din siya dun ni sa affidavit ni Reynante Diaz. At dito sa affidavit mo, sinasabi mo na mas higit pa siya dun sa simpleng security. Yes, Your Honor. Tama ba ako? Yes, Your Honor. So, ang ibig mong sabihin, yung Junel Sanchez ay hindi lamang ordinaryong security, kundi trusted at confidante ni Senator De Lima. Tama? Yes, Your Honor. So, yung mga perang nabanggit na dumaan sa mga kamay niya, may katotohanan yun? Based po sa statement ko lang ko. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, I remember that we extended Junel Sanchez with immunity. At mukhang merong diferensya yung kanyang statement dun sa kanyang affidavit, no? At dun din sa mga statements na binanggit dito sa affidavit ni Jaybee Sebastian. So, at the appropriate time, Mr. Chair, may I suggest that we look into the details again of the affidavits of Junel Sanchez and study further whether he is worthy of the immunity that we have extended to him, Mr. Chairman. Kasi mukhang malaking kasinungalingan, mukhang naglilinis nung... Wala, Your Honor, walang immunity si Sanchez. We didn't so secure one. Wala ho siyang immunity, Secretary? Yes, Mr. Chair, no immunity. Okay, that's good. I'm sorry, Mr. Chair. Kala ko kasi meron siyang immunity eh. JB, huling tanong, no? Yes, Your Honor. Merong A1 info na doon sa isa sa mga lugar doon sa loob, meron daw jammer. Yes, may jammer.
In fact, ito A1 information, sinasabi na at a certain time sa isang araw, sinisirado yung jammer para makapag-transaksyon ng droga yung mga may hawak ng cellphone. Yes, Your Honor. At sinisingil daw ng 100,000 pesos per hour pag habang naka-off. Tama ho ba yan? 100,000 per week, Your Honor. So pinapatay ng sadya yung jammer. Yes, Your Honor. At binabayaran ng 100,000 para makakaroon ng transaksyon. Yes, Your Honor. Sino bang may control dun sa on and off nung jammer? Operation center, Your Honor. Yan ba, may bas-bas ng tao sa taas? Kunyari, sino sa tingin mo ang merong power o authority para utusan yung nagko-control nung on and off niyang jammer na yan? Mo director, Your Honor. Sinong director, for instance? Director Bukayo or Director Rainier Cruz, Your Honor. So, nasa power ng director ng Bucor yung pagpapa-off or on ng yan. Sa iyong personal na... Your Honor, it is also possible na binulag yung director. Sa iyong personal na pagkakaalam, sa ilang oras ba nilang pinapatayan? Hindi na po binubuksan. Binubuksan na lang po pag-inspection. So, Mr. Secretary, I remember vividly that in our previous hearings, you were requesting for some good Samaritans to donate ng mga powerful jammers, di ba po ba? That's right, Mr. Chair. But I believe that 100,000 per week only applies to those jammers previous to this donated, because the present donated jammers are so powerful that even the outsiders, the neighbors of the NBP, could not use their cell phones. Yes, Mr. Secretary, yun nga, I think, no, dahil doon sa informasyon na yun, eh, alam mo natin na pwede palang patayin eh. Kahit no, pinakamalakas na jammer ang gamitin natin dyan, eh, kapag may kasabwat na mag-o-on o mag-o-off niyan, palagay ko eh magagamit pa rin. Pwede po, but the keys are with us and we have instructed that there will be regular checkup. The jammers, connections of the jammers are embedded and in concrete. That's good to hear, Mr. Secretary, kasi baka makalusot na naman. Eh, kahit na sabi ko nga, kahit yung pinaka-powerful, pwede rin palang maano. JB, yes, for the record, gano'ng kalaking pera ang umiikot sa loob ng isang araw sa loob ng Bilibid? Sa estimate mo? Nung panahon po na tinatawag namin Pasko, kasi po ako mismo, saksi ako. Diyan sa Building 14, wag na po sa maximum security compound, no? 50 katao lang kami diyan nung pinano. Witness ako na nagkakatalo ng 4 to 10 million sa gabi. Sa dice po. Yeah, katulad po ng isang witness ng Department of Justice, si Jaime Pacho, na sinasabi niya na tinuruan ko siya magbenta ng shabu. At ang paraan lang ng pagkakitaan niya sa maximum, yung pagbebenta sa tindahan niya at saka sa kanyang parlor. Pero nagpapatalo siya ng 1 million sa isang araw. Sabi ko, lakas pala kumita ng tindahan niya. Tama. So, sa estimate mo, yung ballpark figure, magkano yung perang umiikot nga dyan sa loob ng isang araw? Kahit sa anong transaksyon, whether sugal, droga, marijuana, alak. Yung pera po na nasa loob. Yes. So, yung umiikot na pera. Nung kasagsagan po, hindi po kayo magugulat kung maka-confiscate kayo ng 50 to 100 million dyan. So para kang may Bilibid Central Bank, kung ikaw nga. Just imagine, sir, meron kaming money counter machine sa loob. Yeah. So, that's very important, Mr. Chair, kasi dun sa aming committee na pinag-uusapan namin ni Chairman Akop sa Public Order and Security, pinapag-aralan ho natin yung transaksyon ng droga, hindi lamang sa loob ng NBP, kundi sa buong Pilipinas at sa lahat po ng kulungan sa buong Pilipinas. So, to wrap up, Mr. Chair, ako'y nagtataka, JB, kasi yes, sir. Parang napaka-importante mong tao. Eh. Ikaw lang hindi sinama sa Bilibid 19. Ano ba sa tingin mo ang rason? Ba't hindi ka sinama sa Bilibid? Sir, kung personal ko pong opinion, mahalaga sa inyo, wala pong isinamang gang commander nung panahon na yon. Bilang isang halal na gang leader, ng lahat ng gang leader, mas magtataka po ako kung isasama ako. Kasi wala pong gang commanders na isinama kahit isa.
Hindi, kasi lahat ng statement o affidavits ng mga witnesses, sinabi na sinadyang iniwan ka nang sa ganun, merong magpatuloy nung, nung kalakalan ng droga. Habang yung mga kakompetensya mong 19 ay hindi makaka-operate, ikaw ang pinagbigyan, ikaw ang binigyan ng power to operate. Eh, nagtataka ako kung napaka-special mo naman, napaka-VIP mo naman, kung bakit ikaw ang pinagbigyan ng ganun. Bakit hindi si Kulangko? For example, bakit hindi si yung isang ang pangalan no? Yung Magleo, bakit hindi yun? But ikaw, bakit Jaybee Sebastian ang iniwan? Napanood ko po, sir, yung interpellations ninyo kay Director Bukayo. Personal knowledge, hindi ko po talaga alam kung paano sila pumili ng kriteriya kung sino iiwan eh. Pero malinaw pong sinasabi niya na mas controllable daw po ako at mas manageable, kaya po akong iniwan. Wala bang may kapalit yun? Baka naman nag-promise ka na magbabayad ka na huwag ka lang ilipat. Hindi po, wala po. Ulitin ko po, Your Honor, wala pong naalis na kahit na sinong gang commanders noong panahon na yun. Oh, alam mo, dun sa... Just a gentle reminder, time's up. One last, Mr. Chairman. Tatanong ko lang, to the best of your knowledge, JB, no? Yes, Your Honor. Saan ba galing yung sabong yan? Sa China po. Sa China. And North Korea. That's all, Mr. Chair.